Oh, hello guys! Welcome ulit sa isang parabagong video dito sa aking channel. Ano ba yung mga choices ng isang taong gustong mag-GAHT or gender-affirming hormone therapy dito sa Pilipinas? Napakadaming klase ng testosterone. Ano nga ba yung pinaka-the best para sa mga taong mag-GAHT? So, pag-usapan natin yan sa video na to. Anyways guys, ako si Roy, isang trans man, 5 years on testosterone. Comment nyo sa ilalim kung interesado kayo sa GAHT guys. Sa lahat ng bago, hello, welcome. Sa mga datihan na, welcome back guys. Sobrang na-miss ko kayo. And na-miss ko rin mag-content dito sa Echo Park. Sobrang liwanag nga lang. Sa mga baguhan, hormone replacement therapy or GAHT or gender-affirming hormone therapy is therapy para sa mga trans man. Ginagawa ito para maging mas komportable at masaya ang isang trans man sa kanyang identity. So ako tulad nito, malapit na ako mag 6 years and masaya ako sa naging effects. Ilan sa mga effects lang is yung mag-overall itsura ng isang tao na magiging mas masculine, mas magiging kuya na talaga yung itsura. Tapos minsan facial hair, yung boses, and marami pang iba. Ang GAHT is dapat monitored siya ng isang doktor. Kung wala kayong ideya kung ano ba yung pinaka first step o dapat nyong gawin, ilalagay ko dito sa taas mamaya. Pwede nyong panoorin. Anyways, sa video na to, mag-focus tayo kung ano nga ba yung iba't ibang klase ng testosterone at ano ba yung pinaka the best. To quickly summarize lang kung ano yung laman ng video na to, meron kasing mga testosterone na ini-inject, merong patch, merong gel, merong transdermal yung nilalagay sa ilalim ng skin. And ayun, maglalagay tayo ng timestamps para sa mga, para pwede kayong magbalik balik or mag-jump kung saan na part na gusto nyo lang panoorin. Ganun. So, para sa part na to, pag-usapan muna natin yung definition ng GAHT. So, simply put, GAHT is gender-affirming hormone therapy. O ito yung proseso ng therapy na kung saan ang isang individual, trans man or trans woman, ay nag-undergo ay gumagamit ng external testosterone or estrogen para maging komportable at mas maging confident sa kanyang gender identity. Halimbawa, sa isang trans man, ako trans man. Female, itsurang babae, ganun. So, ako dati, and then, eto na ako ngayon. So, ibang-iba na rin pati boses ko, guys. And, yun, ganun din siya sa mga trans woman. Parang kabaligtaran nga lang. So, yun yung meaning or basic definition ng GAHT. Punta na tayo sa iba't ibang klase ng testosterone. Bago tayo mag-move on, para di na masyado mahaba yung video, sa testosterone, kukunin lang muna natin yung apat. Other than injections, meron dyang oral, transdermal, testosterone patches, testosterone gels, creams, and other topical applications. Meron din sublingual or buccal testosterone. And then finally, merong subcutaneous testosterone pellets. And then sa bandang dulo ng video natin, is talakayin natin kung ano ba yung best na testosterone kung gusto mong mag-undergo ng GAHT dito sa Pilipinas. Once again, tignan nyo lang sa timestamps kung gusto nyo mag-skip. Skip. Anyways, kahit ano po yung gamitin mo, injection or whatever, mas maganda na tatandaan natin na it will take years, sobrang daming taon bago ma-develop ang karamihan sa mga changes na inaasahan natin. And then, tandaan din natin na hindi lahat ng changes, hindi lahat na nangyari sa akin, eh pwede mangyari sa inyo. Dahil malaking factor din kasi yung genetics. And then, kung paano mo siya i-maintain, kung paano ka, kung consistent ba, then kung paano i-metabolize ng katawan mo, yung mismong testosterone na na-take mo. Simulan natin sa injections. So okay, dito tayo sa testosterone. So, brief overview muna, tapos ano yung kanilang half-life, or half-life means kung kailan magagamit ng katawan yung kalahati niya. Umpisa natin sa testosterone enanthate. Ang half-life ng testosterone enanthate is 7 to 10 days. T-enanthate, it provides a steady release of testosterone in the bloodstream. Usually, ang testosterone enanthate is tinitake, injections tayo ha, is ini-inject between 2 or 3 or 4 weeks. And then yung testosterone cypionate naman is ano lang siya, parang similar din sa T-enanthate. And then ganun din kadalang or kadalas yung kanilang kung gaano katagal siya dapat i-inject. So yung testosterone enanthate cypionate halos parehas lang price, which is, well, iba-iba kasi yung prices eh, pero bigyan ko na lang kayo ng 200 pesos. So nandyan lang yan, up or down 200 pesos kada ampule. So kung ikaw ay ang dosage mo is twice a month, that means 400 pesos yung estimate na magagastos mo kada buwan, okay? Pangatlo is testosterone undecanoate. So yung undecanoate naman, ito yung pinakamahal sa lahat ng babanggitin natin sa video na to, kasi each session or ang magagastos mo kada magtitake ka ng undecanoate is 12,000 to 16,000. So nakita nyo ba yung difference? Sobrang layo, as in. Anyways, kaya maganda rin na masabi ko sa inyo to, kasi isa rin to sa mga na-approve na i-take ng isang trans man or kahit hindi trans man. So this is commonly used to treat symptoms of testosterone deficiency such as low energy, decreased muscle mass, and sexual dysfunction. So usually ito ay ginagamit ng mga cisgender male. So, dahil nga sa kanyang presyo, sobrang madalang lang siyang gamitin ng mga trans men. Usually ang testosterone undecanoate, tinitake siya kada 10 to 12 weeks. So yun, ang kinagandahan lang nito is madalang ka lang talaga magpapa-inject. Ang susunod is Sustanon. Si Sustanon, itatake siya every 2 to 4 weeks. So, parang testosterone enanthate lang siya. No?
So si Sustanon kasi marami siyang laman. Marami siyang esters. So iba-iba yung mga half-life ng esters niya. May fast-acting and long-acting na feature siya. So para mas maintindihan pa natin, banggitin ko yung mga laman niya. Ano ba yung pagkakaiba niya sa testosterone, enanthate, and cypionate? May apat siya na laman or esters, 4-in-1, no? Meron siyang testosterone propionate, which is ang half-life is 48 hours lang. Ibig sabihin, after 48 hours, gamit na ng katawan mo yung kalahati niya. Siya ay napaka-short-acting ester. Meron kasi siyang rapid onset of action and it is usually administered as an injection every 2 to 3 days. Meaning to say, kung si testosterone propionate lang ang iti-take mo, kada 2 to 3 days. So this means that magagamit siya kaagad ng katawan. And then, ang pangalawang laman is testosterone phenylpropionate, which is ang half-life is 4 to 5 days. So, kung iti-take mo naman siya, kung siya lang, is 2 to 3 weeks. So, yun. Moderate acting ester naman siya, no? So, meron siyang slower onset of action compared sa propionate. Ang pangatlong laman ni Sustanon is testosterone isocaproate. Ano ba yan? Di ko alam. Nakalimutan ko na kung tama yung mga pagbabanggit ko. Half-life niya is approximately 8 days. So, meaning to say, kung si isocaproate ang iti-take mo, you need to take it every 2 to 4 weeks. Ano pa ba ang laman niya? Meron din siyang testosterone decanoate naman. So, this is 15 days naman yung half-life niya. And then, iti-take mo siya kung siya lang si decanoate lang is 8 to 12 weeks. So, to summarize, testosterone enanthate, cypionate, sustanon, tsaka undecanoate. Sa other injections naman, meron tayong oral. So, ano ba oral? Ano lang naman siya? Taken by mouth. So, ito yung mga testosterone na nakakapsule or yung pwede mo lunukin. Pero ngayon kasi, hindi na nire-reseta ngayon yung mga oral testosterone. Halagang malaman nyo to para hindi kayo maloko or mapagastos ng sobra kasi mas mura kung mag-injections ka. Kaya ginawan ko siya ng post. Punta kayo sa Facebook page ko, ito, Roraza. Or ilalagay ko yung link sa ilalim. And then, next kind of testosterone is transdermal naman. So, transdermal naman is topical delivery through the skin by the use of patch, gel, or cream. And then, testosterone patches. Ito naman yung ina-attach sa skin na mayroong testosterone. It is suspended in an alcohol-based gel. These are usually applied on the back, abdomen, thighs, or upper arms. Diba? Ang galing. The next one is sublingual or buccal. Ito naman yung, it works by either placing a dissolving tablet under your tongue or placing a tablet against the surface of the gums. Ito guys, hindi na siya, wala na, hindi na available. Next one is testosterone, yung subcutaneous pellet. Ito yung pellet of pure crystalline testosterone implanted beneath the skin. So the pellets are about the size of grain of rice and are typically placed in the buttocks or abdomen. So dito na tayo sa part na kung nakakatulong itong mga information na banggit ko, guys, please pakilike para mas malaman ko kung ano ba yung mga topic na interested kayo. Okay, so thank you guys sa paglalike. And dito na tayo sa ano ba yung pinaka-the-best? Ano nga ba yung pinaka-best sa lahat ng testosterone na nabanggit ko? May sinulat ako dito ng limang ano ba yung dapat natin isaalang-alang para malaman natin yung best testosterone. Number one is long-acting and steady release. Ano ba yung goal? Ano nga ba yung dapat nating makita sa testosterone na i-inject or retake natin? Kailangan kasi steady release. So meaning di pataas-baba yung levels of testosterone. Paano naman kung di stable? Pag ganun yung nangyari, para tayong on a period. Kailangan kasi as much as possible, dapat steady lang. And then, dapat consistent and reliable testosterone levels. Halos lahat naman ng testosterone na nabanggit ko is ginagawa nila to. Doon sa mga nabanggit nating lahat ng klase ng testosterone, ang nakikita kong parang ganito is si Sustanon. Kasi meron siyang apat na esters, di ba? In my opinion, perfect niya na. Meron siyang slow release and then meron siyang fast release. So, para siya yung so far pinaka the best testosterone dito sa mga nabanggit ko. Pero hindi pa doon nagtatapos yun. I-consider din natin yung ano ba yung pinaka affordable para sa atin. So, syempre, may kanya-kanya tayong status sa buhay. Para sa iyo, ano ba yung pinaka-affordable mo na kaya mong i-maintain? Lalo na ang majority of us, goal is lifetime. So, comment nyo guys sa ilalim. Hindi ba kayo lifetime or lifetime ba? Guys, sa lahat ng mga minimum wage earners dyan, tayo kasi, ang goal natin is yung pinaka-mura, pinaka-kaya ng bulsa natin, di ba? Kasi gagawin natin to ng ilang taon. So, ayun, makakatulong kung yung presyo ng tea na pipiliin natin, pasok sa budget. So, gets nyo na rin, kailangan din natin i-saalang-alang yun. Kung ano ba yung testosterone na naka-align sa goals mo? Like the frequency. Diba, ang mga testosterone, naaalala natin kanina mayroong araw-araw. Araw-araw mo siyang i-apply, tapos pag nadikit ka sa ibang tao, magkakaroon din sila ng tip. Pag nag-apply ka nun, kung mo nadidikit sa mga ibang tao, merong every couple of weeks, merong ilang buwan, diba? Ano bang goal mo? Gusto mo ba yung matagal ka mag-inject, matagal ka maglagay, o okay lang sa'yo yung araw-araw, ganun? Yun, kung gusto mo ng less frequent, go with undecanoate. So, yun yung nagkakahalaga ng comment sa ilalim kung magkano yung undecanoate. Ang daw
downside nga lang niya is yun, yung kanyang price. Pero ito ay approved naman for us na gusto mag-GAHT. Then, the next one is, ano ba yung pinaka-accessible sa Pilipinas? Meron tayong gustong klase ng tea, pero wala naman siya sa Pilipinas. Wala din, di ba? Ang pinaka-accessible dito sa Pilipinas, injections. Hindi lang basta-basta injections. Lahat ng apat na nabanggit ko sa injections is available naman. Pero ano ba yung hindi nauubusan ng stocks? Doon tayo. Meron tayong testosterone and enanthate. Ayan guys, hindi talaga yan maubus-ubusan ng stock. Well, at least ako lang. Hindi kasi natin pwedeng i-delay yung shots natin. So, dapat, bawa, konti na lang yung stocks, bibili ka na para ma-maintain mo yung consistent levels ng testosterone sa iyong katawan. The final one na nabanggit ko dito is pain tolerance. Personal experience ko lang naman to, guys. Dahil nga iba-iba tayo ng pain tolerance, consistent tayo mag-inject, di ba? So halimbawa, sobrang hindi mo pala kaya yung pain. Paano 'yun? Paano mo ma-maintain 'yun, di ba? So ayun, naisip ko rin, ako lang in my opinion, guys. Although meron naman siyang katotohanan kung i-research mo or kung itatanong mo sa doktor mo. Less volume is less pain. For example, yung Undecanoate. So hindi lang siya 1 ml. Para sa akin, sobrang daming ml noon, hindi ko 'yun kayang i-take sa isang spot lang. Kailangan ko siyang i-take sa maraming spots. Ko lang naman 'yun. Para sa akin, Enanthate talaga is the best kasi siya yung pinaka-afford ko. Siya yung pinaka hindi na uubusan ng stocks and siya yung pinaka hindi masakit para sa akin. And then siya yung parang perfect spot lang kasi every couple of weeks, hindi ako masyado nag-mood swing. Okay ako para sa frequency na 'yon. Hindi yung reason kung bakit siya yung binebenta ko rin. Masegwi ko lang. Kung meron kayong reseta, guys, punta na kayo sa Euphoria Supply kasi ayan, ako 'yan. Shot natin 'yan. So another thing na kailangan natin isaalang-alang ay ang pinaka-safe. Bukod sa mas marami siyang side effects kaysa sa injections, siya ay dadaan din sa tinatawag nilang first pass. So meaning para maramdaman or para umepekto or para ma-achieve mo yung safe and healthy level na testosterone na kailangan ng katawan mo, you need to take like multiple capsules, madaming capsule. So ang naging negative effect nito is yun, nasisira ang ating atay. May mga side effects din siya. Kaya huwag nyo na itry mag-oral. Another thing, ang pinakamadalas i-reseta ng mga doktor. So basically, ang sagot sa ano nga ba yung pinaka-the best testosterone is yung ano ba, nagbibinata ba ako? Ang sagot dyan is tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung na-achieve yung goal mo, yung healthy levels ng testosterone mo na may maintain mo, afford mo, and then yung kaakma sa goals mo, yung gusto mong frequency, and then yung accessibility and availability. So, lahat na nabanggit ko sa Pilipinas, ang meron lang this injections. Bigyan ko na rin kayo ng warning, guys, kasi nagkalat ngayon yung mga scammer, no? So, pinopost ko rin yan pag meron akong parang nagiging aware ako kung sino yung mga yon at kung ano yung mga modules. Yung pinopost ko rin yan. Mag-reach out kayo sa akin kung meron kayong gustong itanong or comment nyo sa ilalim, guys. And meron nga pala tayong top surgery raffle dito sa ating channel. Kung gusto nyo sumali, punta kayo sa Facebook page ko. Roraza, punta kayo doon sa pinned post. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe kung gusto nyo pa na mas maraming content. Sobrang... Maraming salamat guys sa panonood. Kung gusto nyo pa ng more content itong mga video sa harap, possible na makatulong sa inyo yan. Kita-kita tayo guys sa susunod na video. Okay? Bye-bye. Aray ko. Masakit sa puwet.